Anyway, nagpapasalamat ako sa inyo. Shoutout sa UBI at saka shoutout sa GGTCC. Maraming salamat sa inyo dahil sa tulong ninyo, no, malaki pa sa salamat ko dahil nandito na ako kasama na rin yung aming mga katrabaho, no. Good morning everyone from Northeast Southwest. It's me Gilbert with Bagil Discovers Channel. It's nice to see your smiley face. Kumusta kayo mga ka-discovers? Kung ako naman, kitang-kita nyo naman bagong ligo na ako. So, it's already mag-11 ng umaga dito sa Canada. Panibagong video na naman. At sigurado ako, no, nakulangan kayo dun sa video ko kung paano ako nag-apply sa Canada at hindi ninyo maintindihan masyado kung paano ba yung mga sinasabi kong pointing system regarding sa mga provinces dito. For example, yung sa Nova Scotia Provincial Nominee or yung mga iba pang klaseng mga provincial nominee program dito at saka dun sa mga IELTS na sinasabi ko sa inyo, no. So, to make it clear, para naman maintindihan ninyong mabuti, kinalokal ko pa kagabi yung mga folders ko kung saan nakasilid itong mga papers na to, no? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-ano ako sa UBI. Ito yung binigay ng UBI regarding dun sa assessment nila sa akin dun sa pointing system regarding sa Manitoba Provincial Nominee Program dahil gusto nga akong i-nominate ng aking kaibigan na sa sponsorship. So, nandito lahat, no? Kung makikita nyo yung merong mga check dito, mamaya i-ano ko na lang, no? So, all in all, ay, IELTS pala to. ito pala. So, ito yon. So, under siya ng Manitoba Provincial Nominee Program. So, kung makikita nyo yung may mga check-check dito, at ito yung score ko dati, no? So, umabot nga ako ng 300 points at nagkulangan lang ako ng 200. Dahil nga doon sa mga lapses, like wala pa akong employer, and at the same time, malaking factor yung IELTS. So, regarding naman sa IELTS, nandito yung mga ibang classification of IELTS. Nauuna yung IELTS, yung general training. Pagkatapos yung TEF, ibang klase ring, ibang klaseng topic ng IELTS din ito. Tapos TCF, yun. So, ito yung sa, in general, ito lahat yung mga qualification for entering Canada at saka additional points and big factor para makapag-contribute ng malaking puntos sa inyong mga nominee program just in case na gusto ninyong pumasok dito sa Canada as immigrant, no. So regarding doon mga ka-discovers, ito yung mga ginawa namin doon sa assessment sa UBI that time before. Kaya ako naman, ginawa rin naman namin yung best namin ng aking friend sa Manitoba. Sa abot din ng kanyang makakaya, kaya salamat sa iyo, no? At congratulations sa iyong bagong baby. Yan, so yung kaibigan ko kasi sa Manitoba, nanganak yung kanyang asawa. So congratulations sa inyong lahat. So yun, nandito lahat yung mga classification. For example, dito sa IELTS na lang tayo, no? So sa IELTS, yung ano rito, for example, yung band or yung level na gusto mong kunin, minimum kasi doon sa Manitoba Provincial Nominee Program, ang pinakamagandang points or lowest points na makukuha mo is dapat nasa band 5.5 ka. Dapat sa lahat ng ano mo, nasa minimum band ka, yung band level ng 5.5, which is okay na yun, pasok ka na sa lahat, no. So dito sa level niya, sa level number 6, doon sa listening meron kang 5.5, doon sa reading naman meron kang 5, tapos doon sa writing naman 5.5 din, at saka sa speaking is 5.5. So all in all, itatali nila ito at titingnan nila kung pasok ka na doon sa qualification para sabihin nilang okay ka sa English or nakakaintindi ka, nakakapagsulat ka, and especially, kaya mong makipag-communicate sa mga local Canadian people kung sakaling dito ka titira at dito ka makikipagtrabaho sa kanilang mga kumpanya. So, that is very important
to all of them at saka sa isang empleyado bilang isang foreigner worker, kasi nga tayo, di ba? Pag sinabi mo Pilipino ka lang, pero pagdating mo dito sa Canada, tayo yung foreigner. So aside doon, kailangan maayos yung ano mo, kahit paano makuha mo yung exact na kung ano yung inuutos sa'yo, ano yung gustong ipagawa sa'yo ng line leader mo, ano yung gustong sabihin ng, or ano yung gusto mong sabihin kung meron silang i-rely, or just in case naman kung isa kang skilled workers like yung mga rigger, yung mga truck driver, yung mga ang tawag dito, yung mga crane operator, usually kasi ang mga ginagamit lang doon is yung mga walkie-talkie o yung mga radio, no? So it is more on communication skills ang kailangan nila doon. So for example, sa ano ka, sa mga tow truck ka, yung mga ganun, no? May mga magra-radio sa'yo. So yun yung pinaka basic na kailangan kasi nila rito para masabi nila na you are legit na magtrabaho sa kanila. And bukod pa doon, mga ka-discoveres, meron akong kaibigan dito, si DJ. So nag-resign na yun sa trabaho niya, no? Wala na siya sa aming company yung pinapasukan. Now, bago siya mag-resign, may mga napagkwentuhan kami regarding sa mga educational level natin at saka yung sa mga skills training level natin. So imagine kapag sa kanila kasi, mga ka-discoveres, under lang sila ng, for example, hindi sila nag-graduate ng high school, ganon, pero mataas yung skills level nila, malaki yung kinikita para nila as a local Canadian people na nagtatrabaho rito. Pero saludo pa rin sila sa mga gawa ng Pilipino tsaka yung sa sipag nga, no? So totoo nga yung sinasabi ni Tito ni Philbert na napakabango ng mga Pilipino rito kapag sinabi mong Pilipino talaga. Alam nila na pulido ang gawa, masipag, at kahit ano pa yung hirap ng trabaho, talagang kayang-kayang gawin, at saka nagbibilib talaga yung mga Canadian people. So yun nga, nagsisisi ako kasi nung time na nasa Pilipinas ako, nag-aaral ako, no? So gusto ko ngang kahit paano malaman ko kung paano yung gumawa ng SMAU, gumamit ng SMAU pala yun, no? So hindi ko nasubukan gumamit ng SMAU, yung stick weld, MIG weld, at saka TIG weld. Sabi nga ng kaibigan ko si DJ, kung ikaw isa kang skilled worker na katulad ng mga ganong klaseng trabaho na kaya mong gawin, ngayon na ngayon, kahit nasa Pilipinas ka at yung qualification na yon is meron ka at hindi pa naglalapses ng mga ilang taon. For example, naglapse ka lang ng mga 6 na buwan at nag-apply ka dyan sa Taiwan o nasa Hong Kong ka, nasa Saudi ka, ano? Kung nalaman nila na ganun ka-skilled at this moment, sabi niya, tutulungan kita at makahanap ng trabaho. Or lahat ng employer, ikaw ang hinahanap dahil yan ang skill na kailangan nila. Tsaka yung mga truck driver, like yung mga driver ng mga backhoe, yung mga lifter truck, or yung mga basta mga heavy equipment truck, yan ang mga gusto nila rito na talagang hinahanap ng mga Canadian employee na hindi ko nasubukan nung time na nasa Pilipinas ako. Talagang sabi ko nga, napakasimple lang pala ng mga trabaho gusto nila rito. At tama nga kayo, mga ka-discoveres, kapag nandyan tayo sa Pilipinas at saka nandyan tayo sa Taiwan, palagi natin sinasabi kahit anong klaseng trabaho, di ba? So dito, hindi ka lang maselan, makakakuha ka ng trabahong maayos, at hindi naman ganun basta simple lang ang mga trabaho rito. Yun nga yung mga nabanggit kong chicken catcher, mga poultry, mga barnyard, ganun, no? So dito, mga ka-discoveres, hindi kailangan ng masyadong maarte sa trabaho. Praktikalan lang para kahit paano, yung kikitain mo naman dito as in sobra-sobra pa sa ini-expect ninyo, no? So ayoko magsabi ng halaga, basta yun lang ang masasabi ko. So regarding doon, mga ka-discoveres, ipapakita ko yung mga actual footage nung nag-apply ako sa GGTCC at saka sa, ay hindi pala,
yung nag-apply ako ng provincial nominee nung nagpa-process ako dito sa UBI noon. So meron ako mga actual footage dati na kinuha at hi! Ay! Thank you! Secretary ko. Dito ka mag-hi ka! Thank you! Nag-abot sila ng kape, o, di ba? Napaka-sweet ni Ruby. Ayan. Coffee tayo. Ayan. So, yun nga mga ka-discoverers. Nasaan na ba tayo? Yun nga. Meron akong mga actual footage or yung mga raw video na mga... Ano ba yan? Nalito na ako. Ipapakita ko sa inyo yung mga actual video ko nung nag-apply ako for Manitoba Provincial Nominee Program sa UBI. Meron akong mga short video na ginawa noon dahil nagpaalam ako sa UBI na gumawa ng content, ganun, no? And at the same time, alam ko meron din yata ako sa GGTC before, no, nung nag-apply ako. Ewan ko kung sa cellphone video ko lang kinuha yon nung papunta ako sa kanila at nag-process na. Anyway, nagpapasalamat ako sa inyo. Shoutout sa UBI at saka shoutout sa GGTCC. Maraming salamat sa inyo dahil sa tulong ninyo, no, malaking pasasalamat ko dahil nandirito na ako kasama na rin yung aming mga katrabaho, no. So, nagpapasalamat talaga kami ng lubos-lubos sa inyo. Kahit ganun man, yung mga napagdadaanan namin dito, may mga ups and downs kami. Pero, yon, it is what it is. And, bukod doon, talagang kung hindi sa tulong din ninyo, hindi kami mapapadpad dito, no? Okay. So, yun nga. Yung time na sinasabi ko sa inyo, yung nag-apply ako, tingnan nyo na lang. At pagdudugtong-dugtongin ko na lang yung mga nangyari dati. Kasi nga, raw vlog lang yan. Mga short film lang yung ginawa ko nun. Dahil gusto ko kahit paano, kung sakaling ganitong ikikwento ko sa inyo, meron akong may papakitang proof na hindi lang kwento-kwento yung ginagawa ko. No? So, at least, kahit paano mga ka-discoverers, ito yung may bibigay kong tulong sa inyo na makakuha kayo ng idea. Kasi nga, napakahirap kasing mag-apply sa Canada regarding dun sa mga documentation at saka kapag wala kang idea, especially napakahirap talaga ng mga ganung klaseng proseso, no? So katulad ko na talagang inalam ko rin dahil may tumulong sa aking kaibigan, no? So may binigay lang siyang website, yung www.gc.ca, or punta kayo sa ano, yung cic.gc.ca, yun, no? Tingnan nyo doon, may mga makikita kayo mga qualification regarding kung paano pumasok dito as immigrant, family or refugee, ganon, yung mga study work permit, yung mga visit visa, ganon. So makikita ninyo doon at basahin nyo lang yung mga guidelines para kahit paano magkaroon kayo ng mga idea. And meron doon na sample na magta-type ka ng parang electronic assessment siya. Yun. Electronic assessment siya. Yun yung tinitingnan nila kung eligible ka ba na pumunta rito. For example, yun, sinabi sa akin ng kaibigan ko na subukan mo nga muna to, i-check mo kung eligible ka na makapunta rito as visitor. So, sinubukan ko nga yun, no? Kasi meron kasing ano rito na visit visa. It depends on how much money that you have. At saka, it depends how long you are working in your company, kung nasa Pilipinas ka or nasa Taiwan ka, no? So, titignan nila doon. May mga fill-up form online. And then, sasabihin mo doon kung ano yung trabaho mo, ilang taon ka nang nagtatrabaho, magkano yung kinikita mo, at magkano yung pocket money mo kung pupunta ka rito, ilang days, ganon. And kung ilang tao kayong pupunta. At saka, kung meron kang kakilala, kamag-anak, kaibigan, i-indicate mo doon pati yung telephone number niya, address, ganun na rin yung telephone and address mo. So, yun yung mga ibang qualification na nandoon sa online form na yon, no, sa visit visa. Regarding din sa immigrant, maraming proseso na yon kasi all in all,
yung detailed mo, pagkatapos yung member of your family, kung meron kang anak, meron kang asawa, yung mga kapatid mo, kung may pinapaaral ka pa, yung mga magulang mo. So, buong pamilya mo, isusulat mo doon, no? Kung gusto mo pang mag-aral at gusto mo pang madagdagan ang skills mo, pumasok kayo sa testa. Mag-training kayo ng SMAW, TIG Weld, MIG Weld, STIC Weld, at saka yung sa mga plumbing, carpentry. So sa ating kasi sa Pilipinas, parang sinabi natin, carpentry lang ako, wala naman akong pinag-aralan, no? Pero pagdating dito, yan yung mga hinahanap talaga nila na sinasabi nilang napaka world class ng mga Pilipino pagdating sa mga trabahong laborer job, ganon. So huwag kayo mawawalan ng pag-asa, kasi yun nga yung ano ko, yung naging na-realize ko nung time na nasa Pilipinas ako, nag-aaral ako, sana pumasok ako sa construction. Yun yung sinasabi ko nga sa sarili ko ngayon, no? Sa ngayon, mga ka-discoveres, mag-ano na, anong oras na ngayon? So 11 o'clock na, mag-aalas 12 na, daldal ako ng daldal. Hindi pumunta rito yung mga kasama ko. Oy, mga anik-anik! Ayun, nahiya na silang pumunta rito. So, magmamadali na ako, mga ka-discoveres. Mag-aalas 12 na. So, itong mga anik-anik namin dito, nagluluto, may mga naliligo, may mga nakahiga pa, naka-dead mode pa, no? So, mag-aayos-ayos na kami. So, ginagawa ko lang tong video na to sa abot ng aking makakaya at maka-update, at maikwento ko yung mga dapat ninyong malaman at saka yung maibahagi ko sa inyo. At saka, syempre, yung mga kaibigan ko na rin dito, no? Nawawalan ako ng hangin. Wait. So, bukod pa doon, para naman may pakita ko rin yung mga katrabaho ko rito, yung mga kasama ko sa bahay, para kayo mga pamilya niya, para kayo, yung mga kaibigan, mga kapamilya nila, mga kapamilya namin, na mga kasama ko dito sa bahay, para malaman nyo naman kung ano yung talagang tunay na sitwasyon namin rito, kasi nga, huwag nyo sanang iisipin kung sakali man na nakapagpapadala kami ng kakarampot lang, or pag minsan hindi kami nakakapagpadala kasi para kaming daga. What? Kung tutuusin, mga ka-discoveres, ito'y masasabi kong ganon dahil nakita nyo naman sa mga video ko nung nakaraan, meron kaming nilipatang meron kaming dating apartment, tapos lumipat na naman kami sa aming bagong bahay na ito. And itong katapusan na to, nangangamba kami lahat dahil lilipat na naman kami. So, glad to hear nung kahapon lang nung nagtatrabaho kami, hinahanap kami nung aming HR representative. And yun, lumapit sa amin, or nahanap kami nung HR representative namin, at napakagandang balita, mag-extend kami sa bahay na ito until December. So hindi na kami nangangamba kung saan kami ililipat ng aming kumpanya, dahil nga napakahirap, ang dami naming mga gamit, yung mga luggage namin. So meron pa kami mga bisikleta, yan yung mga bisikleta namin ito. Kaya kung napansin ninyo dun sa video na yon, masaya kaming tingnan dito, tumatawa kami, pero behind all of those smile and happy moments na makikita ninyo sa amin, at the back of our minds, hindi namin alam kung paano pa yung mga pwede namin gawin, yung mga legalities na gusto naming ma-achieve na mag-stay dito at hindi na uuwi sa Pilipinas para lang maging successful. So, ang point ko lang dito, mga ka-discoveres, yun yung kaibahan kapag sinabi mong Canada, napakasarap ang buhay, madaling trabaho, oo, basta skilled ka at hindi ka maselan sa trabaho. Yun yung point ko. And at the same time, kapag nandirito ka na, syempre, make it sure na yung lahat ng best mo nga, magagawa mo, no? So, kami na naunang mga 45 workers from Taiwan at mga seasonal job lang dito. So we are trying our best to stay, tsaka dun sa legalities ng policy dito sa Canada. So ginagawa namin ng pinaka best namin kahit paano, no? Kaya yun,
So, ano na ba yung mga pinagsasabi ko? Baka ano? Ayan. So, yun. Sa mga kamag-anak namin, mga kaibigan ko rito, mga katrabaho ko dito sa bahay. So, sana sa mga nanay, tatay, ate, kuya, tsaka yung mga kapatid, no? Yun. Kung sakali man lang hindi kami makapagpadala or wala man kami, salat man lang yung maibigay naming konting halaga sa inyo, sana maintindihan nyo yung kalagayan namin dito. At saka yung palibasa dito, yung mga anik-anik ko dito, no? Yung mga apat kong babaeng katrabaho rito, mga tawag ko anik-anik. Kasi pag minsan may nalulungkot, puro problema na nga yung inaano namin dito. Okay, kayo yung mga boyfriend dyan, ha? Baka tamaan kayo. Baka kapag naging permanent residency itong mga to, baka sasabihin nyo, tayo na. O yun, yung mga boyfriend dyan, Diyos ko. Nako, sinasabi ko na. Kasi yung isa kong kaibigan dito, namumblema dahil puro silos ng silos, no? Yun, sana intindihin ninyo, lalo na kung ano, ang sitwasyon ng isang OFW, mapa Taiwan, Hong Kong, Japan, saan man dito sa mundo. Kasi ginagawa ng isang OFW, makabili ka ng magandang telepono, makabili ka ng magandang sapatos, makabili ka ng alahas mo, para lang mabigyan mo ng kasiyahan yung sarili mo dahil sa lahat ng hirap na pinagdaraanan mo sa abroad. So, yung mga ibang bagay naman, meron ding maganda, merong pangit na nangyayari sa abroad. So, kikwento ko na lang sa mga susunod na araw yan, no? So, today, yun lang yung short video ko. Hi! Ayan yung mailman namin. Ay, merong ano, mail! Ayan na. Ang ingay ko, no? So, sa ngayon mga ka-discovers, alas 12 na at kailangan na namin magayos. Well guys, nandito na ako sa opisina at inaayos ko na yung mga dapat ayusin. And yun. Yes. First day successful. At sana yung mga susunod na araw sana maging tuloy-tuloy na. Hello guys, nandito na ako sa office and I'm with Ma'am Malu and she will process and discuss the papers that I need to sign at saka yung mga ibang bagay na dapat kong malaman. So dito sa UBI guys, kung gusto nyo mag-process dito, just come here and find Ma'am Malu and Ma'am Fe just right there. So hanapin nyo lang sila at magtanong kayo ng mga legal information na gusto ninyong malaman. Pumunta lang kayo sa kanilang office and yun. So Ma'am Malu would like to say something. Ayan, di ba? Ganun. Invite niyo sila, ma'am. Oh. Well, we invite you to our seminars every Sundays except on the last Sunday of each month at 10 a.m. The seminars at 10 a.m. here in our office at 6F-1 number 30 Chongshan North Road, Taipei City. Hope to see you. Ayan. Thank you. Yes, ayun si Ma'am Malu, ha, narinig nyo. So, Ma'am Malu invited you. So, kung meron kayong free time na pumunta rito sa kanilang office sa UBI, and yun, sana makapunta kayo rito at makakuha kayo ng mga additional information about going to Canada. Okay, recording na. Sound check. Yan. Okay guys, nandito na ako sa Taipei Main Station. Nandito ako sa pinaka hall walk ang tawag nila rito. So makikita niyo guys, napakalaki dito. Ayan. So dito yung pinaka ticketing area ng mga train station. So nagstay muna ako rito para gumawa ng or i-share ko sa inyo yung lakad ko for today. So yun nga, this is my third day na nag-process ako ng papers ko for Canada. And kung tatanungin nyo ako kung ano ba, successful ba, matutuwa ba ako, or madi-disappoint. So honestly guys, third time ko pa lang na pumunta dito sa agency na pinaglalakaran ko ng papers ko for Canada. So masasabi ko na I felt very
unhappy for the situation as from now, but I think na maybe later on kapag naayos, or baka mayroon pang ibang paraan para magawa ko yung ibang bagay para makadagdag ng points. So na first Taiwan to guys, na fake na ako, no? Na fake ako dito sa Taipei yung pagpaprocess ng mga ano papers, and hindi ko alam na meron din pala mga ghost company rito sa Taiwan na papunta sa Canada. So that time on, na disappoint ako kasi na fake ako, and nakabawi ako para makaipon ulit ng pera. And nasabi ko dun sa kaibigan ko na mag-process ako ulit. So we come up na niya ako ulit. Itutulungan na niya ako this time dahil nangihinayang siya sa ginastos ko that before na mag-apply ako for Canada. And nanghihinayang talaga siya sa pera na gagastos ako. Meron na sana akong pipirmahan na kontrata or processing papers na yung mga documents ko, yung mga original documents ko, lilipad na ng Canada para may proseso, may review nila. And then, hinold nung boss nila, si Boss Charlie Lam, na alam niyang tagilid. Kasi foreigner din yan, si Mr. Charlie. Siya yung may-ari ng company na or agency na to. Alam niya sa sarili niya na tagilid. Sinasabi nga niya na kung merong yung dalawang option na yon, yung sa IELTS, yung makakakuha ko ng matutulungan ako ng kaibigan ko si Marlon na makakuha ng employer, big factor yun na ma-approve yung aking provincial nominee or yung sponsorship na kailangan na itulong sa akin ni Marlon. We are working on it, and I hope and I pray po sana magkaroon ng positive outcome, no? Dahil hindi biro guys, hindi biro. Yung pagod mo sa trabaho, yung pagbabalanse mo sa oras, pag-travel dito, hindi biro yun. Gigising ka na maga, pupunta ka sa agency, magpapa-appointment ka, gagastos ka, and then titiisin mo yung gutom mo para lang maabot mo yung future mo, maabot mo lang yung goal mo. Nandito ako ngayon sa Taipei na naman, at galing ako sa GGTCC, no? So plan C or plan B or plan C pala, plan C, para naman kung sakali magkaroon ako ng lakas ng loob just in case yung tawag dito, yung sponsorship na nilalakad sa akin ng kaibigan ko si Marlon, eh kung sakaling pumalya or magkaroon ng problema or kumulang ng points, so kailangan ko rin gumawa ng sarili kong hakbang para kung sakali mapagtulungan namin yung pagpoproseso kung paano ako makapunta sa Canada. So today guys, nandito ako sa Taipei na naman, at yun, galing ako sa isang agency dito. So far okay naman, positive pa rin, sana maging positive nang tuloy-tuloy yung aking ginagawa, no? So katatapos ko lang, umakyat ako sa taas, and yun, hindi na ako nag-film doon, first day ko pa lang na pumunta sa kanila. And napakadali lang, dumating ako dito 9 o'clock. So anong oras na? Alas 12 na. Natapos na yung interview, lahat-lahat na dapat kong malamang mga information. So going back na ako sa St. Jude. Maulan lang guys, patawid na ako. So yun, bakit ko kailangan gawin ito? Bakit ko kailangan gumawa ng ibang plano? Tulad nga ng nasabi ko last vlog, kulang ako ng points dun sa sponsorship. Yung kaibigan ko, gumagawa siya ng way para matulungan niya ako, para makuha niya ako rito. And then, ako rin, kailangan ko rin gumawa rito ng hakbang para
kung sakali, both kami, nagtutulungan kami. Kasi nandyan na yung opportunity. Meron ng tao na gustong tumulong. So, hindi rin tayo kailangang umasa sa tulong ng isang kaibigan. Kasi kung aasa ka lang sa tulong na hindi ka gumagalaw, so hindi mag-work out yun. Kailangan mong gumawa ng mga ibang hakbang para mag-click. Areko, ang ihingan ni Coco. So yan, taas nung ano, nagulat ako dun. Medyo excited ako, na-excite ako kasi kahit na umuulan guys, lumabas pa rin ako sa... Oh, wait up. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Yun, basta ngayon guys, na-excite ako dahil kahit umuulan, pinilit kong lumabas para lang sa importanteng bagay na to, no? So, break time ko ngayon, lumabas ako kahit umuulan nga dahil kailangan kong pumirma ng kontrata ko. Dumating na yung kontrata ko papunta sa Canada. And, yun, minessage ako nung nasa ano namin, yung nag-aasikaso sa akin. Kaya, dali-dali ako pumunta doon kahit maulan. Ito at pabalik na ako sa ano, pabalik na ako doon sa building namin. Hindi ko ipaliwanag, nagkakahalong kaba, tuwa, tsaka yung pangarap mo na unti-unting nabubuo. So ito lang yung masasabi ko sa inyo na kapag may mga pangarap kayo, huwag niyong tigilan. Basta i-push nyo lang yung mga pangarap ninyo. Tsaka, syempre, yung gabay ng nasa taas, syempre, yung pananalangin, gano'n mo. Number one yan. Kaya, eto na, hawak ko na yung papel, oh. Pinax lang sa akin. So, yun guys. At babalik na ako sa, ano, babalik na ako sa trabaho. Yung pagod sa loob, eh, hindi ko na iniinda dahil dito. Ayan. Okay. So, yun. Babalik na ako. Yun lang ang update ko. Okay, bye-bye. Good morning, guys. Nandito na kami sa Aventis Hospital dito sa Taiwan. At mag-undergo na ako ng medical ko. Ayan. Napakalaki ng hospital dito. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala dahil yung trabaho sa loob, pressure, yung mga bisita, pagkatapos magbe-break ka ng late, and then you're doing your best that you can para lang magampanan mo yung trabaho mo sa loob. Alam mo yun, yung pakiramdam ng ganun na ano, never giving up and still thinking on the positive side of your work, looking forward to your life and to your future. Hindi ko rin alam kung ano magiging reaction ng boss ko kasi yung boss ko nakaka-discover kasi hindi sa binubuhat ko yung sarili kong bangko. Pero yung boss ko dito talagang ultimo magbakasyon, ayaw niya ako magbakasyon. Ganun kami ka ano, ganun kami ka dikit or ano no. Pabalik na ako sa trabaho, so may customer audit kami ngayon. So, kailangan ko nang bumalik. And, I'll see you in just a few minutes. So, what's up mga ka-discovers? Today is July 29. And, nakipagpalit lang ako ng pasok ngayong araw na to kasi sa 31, kailangan kong pumunta dun sa agency na pinag-aasikasuhan ko ng mga documents ko. And, yun. Yun yung dahilan kung bakit ako pumasok ngayon. Bukod pa doon, bali 3 days na lang yung ilalagay ko rito sa kumpanya na to, itong pinapasokan kong company rito sa Taiwan. So, katulad nga ng mga nabanggit ko, malungkot na masaya yung pakiramdam kasi mixed emotion yung nararamdaman ko kasi yung mahal na mahal mo yung trabaho mo, pati yung mga taong nakakasalamuha mo dito sa kumpanya, yun yung nakakalungkot. Pero in the other side, masaya ako kasi syempre yung mga pangarap ko nga matutupad na yun, di ba? Anyway, bali
kahit ano man yung mangyari, mga ka-discoveres, sana suportahan niyo yung channel ko at patuloy pa rin kayong ano, patuloy niyo pa rin panoorin yung mga video na gagawin ko, kasi mababago yung content ko nito, no, instead of puro travel, mga pagkain yung gagawin ko. So, i-share ko naman yung magiging buhay ko sa Canada. Yun. Yeah, medyo, ayun. Sana sundan nyo yung video na ito kung ano yung mga magiging buhay-buhay ko pa sa mga susunod na araw, no? Yan, mamimiss ko yan, yung kumpanya na yan. Okay. So, papasok na ako. Break time ko lang kasi. Okay. Paano ko ba sasabihin to? So, mga ka-discoveres, today is July 30. At katatapos ko nga lang nag-break kanina. So, pagpasok ko, medyo nagulantang na yung mga tao, yung mga kapwa ko Pilipino na operator dito dahil sa nalaman nilang mga balita, no? So, natitense ako, medyo kinakabahan, ganun, kasi ayoko silang maapektuhan, no? Kaya, ganun, nang parang ayokong... Feeling ko napaka selfish ko sa sarili ko kung bakit hindi ko sinabi or hindi man ako nagkwento sa kanila, kasi yung pinaka reason ko doon, mga ka-discoveres, lalo na sa inyo mga katrabaho ko, ayokong maapektuhan yung trabaho ninyo, yung focus ninyo sa buhay ninyo, and at the same time ayokong magulo yung isip ninyo, kasi alam mo yun, yung may kanya-kanya tayong adhikain sa buhay, may kanya-kanya tayong goal, may mga kanya-kanya tayong mga problema, ganon. So, sa akin, I felt very guilty about keeping this things na ginawa ko, yung may inaasikaso kong mga bagay-bagay sa sarili ko para sa future ko, no? So, yun. Kasi nga, ayokong isipin ninyo, mga ka-discoveres, na pinagkait ko yung konting istorya ng buhay ko. Na may inaayos ako, ganun. So, ganun pa man, kahit na... bakit nagpa-flash tong CR? Ayan, so nandito, pumunta lang ako sa CR kasi gusto kong makahinga ng maluwag, kasi naapektuhan ng todo yung aking mga katrabaho, and they are shocked about what they heard, what they... basta yun, natuklasan nila na magla-last day na ako ngayon, no? So actually, July 30 pa lang, may pasok pa ako. Pasok pa ako. Last day ko kasi bukas, meron pa akong day off. So yun. Kaya pinilit kong huwag magsalita at itago lahat-lahat ng mga bagay na dapat kong gampanan sa sarili ko. Kasi nga, for me, gusto kong maging focus kayo sa trabaho ninyo at ayokong maapektuhan yung mga kanya-kanyang goal ninyo o yung mga adhikain ninyo sa buhay, no? So, I keep it in mind as a secret, and yun nga, later on malalaman nyo na mawawala na ako dito sa ano natin, sa kumpanya natin. It breaks my heart kasi syempre kayong lahat dito na nakasama ko, para ko na kayong kapatid, para ko na kayong ate, para ko na kayong mga hindi na kayo iba sa akin. Talagang pamilya ko na kayo rito for almost how many years that I am working here in Taiwan, in PTI, and some other people hindi ko man ka-process, ganun. So naging parang pamilya ko na kayo, no? Hindi na iba yung turing ko sa inyo. Ako yung tao na ano, tawa lang ng tawa, makulit, mabuka,
Kasi ayokong maging seryoso. Anyway, mga ka-discoverers, kasi ako rin yung taong sobrang dami ng problema ko sa buhay. And then, ayun, ayokong pumunta dun sa negative side. So, yung sa inyo, yung mga kaibigan ko rito, yung mga nakasalamuha ako dito sa trabaho, dito sa process, maybe some of you nakulitan, nainis, napikon dahil sa sobra kong harot, sobrang landi, sabi nga ng iba. So, pagpasensya nyo na ako, talagang ganito lang ako. Gusto kong ma-enjoy yung sarili ko dahil talagang parang pamilya ko na kayo rito sa kumpanya na to. And, yun, dahil abroad, syempre, hindi mo naman masasabing lahat ng tao gusto ka. Syempre, meron ding mga ibang taong ayaw kang maging, kahit na gusto mo silang maging kaibigan. Syempre, wala naman tayong magagawa kung you're not part of the friendship, ganun. Or sometimes like they feel very awkward when I joking, ganun, no? Nalaglag pa yung aking ano. So natitense ako ngayon, mga ka-discoverers, kaya pumasok ako dito sa CR. Kasi nga gusto kong my mind is already blowing up and I want to talk about it right now. So yun, mga ka-discoverers, it's sad to say, it breaks my heart that I'm going to leave you. I would like to thank you everyone, sa mga naging kaibigan ko rito, sa mga kayo lahat, pantay-pantay kayo lahat. Nagpapasalamat ako sa inyo. And to all of my supervisor, to all my leader, and to all Taiwan people, my friend here, for making me one of your family. Kulang yung salita na ipaliwanag, iparamdam sa inyo yung lungkot na may kirot sa puso kasi may iiwan ko kayo rito eh. No? Yung mga araw na napikon ka sa akin, yung araw na nainis kayo sa akin, yung araw na sobrang tawang-tawa tayo sa mga walang kwentang bagay na kwentuhan. Ganon. So, nakakamiss yun. But on the other side, natutuwa ako kasi lahat tayo may pangarap. Lahat tayo may kanya-kanya tayong adhikain sa buhay na gusto nating marating. So, masaya ako on that part. Pero yung iiwan ko kayo rito na ganun nga, medyo masakit. May kirot sa dibdib talaga. So, yun. Balik muna ako sa trabaho. Ang isip ko talagang gustong magsalita ng aking bibig, gusto kong sabihin lahat sa inyo kung gaano ko kayo mahal. Gusto kong sabihin sa inyo kung gaano ko kayo kamahal at hinding-hindi na kayo iba sa akin, para ko na kayong pamilya. Kaya gusto nyo ko, ayaw nyo ko, nakulitan ka man, napikon ka man sa mga biro ko, or naging awkward man akong it doesn't matter. Hindi kayo iba sa akin, para kayong pamilya ko. And Taiwan is my second home, and this company, all of you, kayo mga ka-discoverers, kayo mga katrabaho ko rito, I love you and I miss you. So babalik na ako sa trabaho and naiyak ako. I don't want to be emotional. Basta lagi niyong iisipin, itapak nyo sa putik ang inyong mga paa. At sinasabi nga ni Dragon, yung leader natin, hindi lang sa trabaho yung kanyang motto: do the right thing at the first time and follow your SOP. Just like in our goal, in our dreams, do the right thing. Nag-abroad ka, gampanan mo yung dapat mong gawin sa iyong pamilya, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon, huwag mong pabayaan ang iyong sarili at bigyan mo ng pagpapahalaga ang iyong trabaho. Para lahat ng yan, matutupad mo ang iyong pangarap, makakamit mo yan. Just stay, keep on focus on your goal and in your dreams. Yan lang ang palagi kong sasabihin sa inyo, at ito yung naging successful na nangyari sa buhay ko. Mga ka-discoverers, I just want you to be open-minded. Hindi ko ito pinagyayabang. Gusto ko na ma-motivate kayo at gusto ko na mabigyan ng kabuluhan yung buhay nyo dito sa Taiwan, yung pangarap natin, no? Sana pag-igihan natin
Lagi niyong iisipin, mga ka-discoveres, walang trabahong hindi pagod. Pumunta ka ng abroad, magpagod para kumita ng pera, para pangtustos sa iyong pamilya at matupad yung pangarap mo para sa iyong sarili kung wala ka pang pamilya, at pangarap mo sa iyong mga anak, kapatid, magulang. Yun ang palagi mong iisipin, no? Kaya sana panoorin nyo pa yung mga susunod kong video kung saan man ako mapapadpad, although alam nyo na kung saan, at subaybayan nyo yung buhay ko sa kabilang ibayo. Hindi kayo mawawala sa isip ko, lalong-lalo na dito sa puso ko. Kasi, the best kayo. Sa inyo ako natuto, at sa inyo rin, kumbaga, sa inyo rin ako kumuha ng lakas ng loob. Yun. Diba? So, dahil sa inyo, naging masaya yung pamamalagi ko rito. Yun. Pasok na ako, mga ka-discoveres. Ito'y naririnig ko lang. At gusto ko rin sanang maging isang halimbawa yung mga katulad ko na aalis na or sa inyo rin na gustong mag-apply, no? So kung kayo naging successful, sabihin na nating nabisahan na kayo at meron na kayong flight scheduled, or meron kayong mga kamag-anak sa ibang bansa, sa Poland, sa Canada, ganyan. Number one, mga ka-discoveres, legal tayong pumunta sa Canada at meron tayong kontrata. So, sa akin, personally, ayaw na ayaw ko yung tumakbo ako sa employer ko as soon as possible, di ba? Kasi malaking kasiraan sa credibility ko yun bilang isang foreign worker, and sisirain ko ba yung sarili kong yung sarili kong image, at mapapasama pa yung ano ko, mapapauwi ako nang wala sa oras. So number one, mga ka-discoveres, kahit meron kayong mga kamag-anak sa ibang bansa na alam niyong may susuporta sa inyo, wag naman nating gawin yung mag-TNT tayo. Kasi nga, kung dito nga sa Taiwan nasubukan nating 6 na taon, di ba, hindi tayo nag-TNT. Eh, bakit kailangan mo pang mag-TNT? Nandyan na yung golden opportunity, nandun ka na, no? So, gawin lang natin yung nararapat, kasi yun din yung magbibigay daan sa atin na ma-permanent tayo kung gusto nating maging permanent resident sa anumang bansang gusto nating puntahan, no? So, sundan lang natin kung yung kontrata natin, and then kung meron tayong mga kamag-anak or kaibigan na gustong tumulong, syempre malaking katulad nga nun, kung meron tayong mga kaibigan or kamag-anak na gustong tumulong sa atin, malaking chance yan, big factor yan na maging migrant worker and then maging permanent residence tayo sa mga bansang gusto nating puntahan. And make sure na huwag tayo mag-TNT. Yun lang ang point ko sa video vlog na ito, no? Katulad nga yan, mga ka-discoveres, bukas, August 1 na, and it is my last day. Katulad nga ng nabanggit ko, kung pinapanood nyo ito, baka wala na ako dyan sa kumpanya at wala na rin ako dito sa bansang Taiwan. Sana sundan nyo pa ang mga susunod kong video kung ano man ang magiging buhay ko sa kabilang ibayo. And please don't forget to like and share, at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. So, until next time, from North East Southwest, my name is Gubert with Legal Discoveres Channel. Yun nga. Maraming salamat sa inyo, at sana itong video na ito ay magsilbing isang inspirasyon sa lahat ng inyong mga pangarap at sa inyong mga kababayan at mga ka-discoveres ko dito sa Taiwan. Sana subscribe lang kayo and i-push nyo ang mga pangarap ninyong yan, at dapat, syempre, pag-isipan nyo mabuti. Okay! Bye-bye!